Yan, hello po. Good morning, good morning. Shalom, shalom. Ito na naman po Sister Jackie. Yan, it's August 12, 2020 na, no? Kunting buwan na lang. So, matatapos na ang taon na to. And I hope you are in the good condition, naging maayos, kahit ganito na dumaan yung mga sakuna, at ito, dumadaan yung mga sunog, no, sa iba't ibang bansa. So, dito rin, yung mga building, dahil sobrang init yata, mga forest sa Amerika, then sa mga Lebanon, yung nasunog doon. And then, marami pa po, no, yung sa Korea na binaha. And then, yung sa Baguio din, yung maulan. Then, yung mga typhoon, yung konting ulan lang, eh, binabaha. Sa Manila, then, yung isang creek doon na talagang winash out yung bahay. So, maraming mga dumarating na mga sakuna sa mundo na hindi natin alam kung bakit at paano, di ba? But still, we continue to pray na may gagawin po ang ating Panginoong Diyos bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kailangan na maganap yung mga nakasulat sa Bible at yung talagang mangyayari. At huwag po tayong matakot kasi kailangan mangyari po ito, dadaan po tayo. Dahil sabi naman niya, ito sa Psalms 91 na 1,000 sa kanan natin o 2,000 o 10,000 sa kaliwa natin, makikita natin ang mga mangyayari, pero tayo ay nasa kamay ng Panginoon at hindi tayo mapapaano. Basta you believe in God, have faith, and talagang huwag tayong bumitaw, dahil ang Panginoon din po niya tayo binibitawan sa lahat ng bagay. Lagi po siyang nandyan. Manalig po tayo sa Kanya. More na koon po tayo sa pananampalataya, more tayo na maglingkod, more na maging holy life tayo, be righteous, and then gawin natin yung mga nais niya, dahil mahal na mahal po tayo ng Panginoon, no? So, syempre, dahil sa sobrang tanda na ng ating mundo, so, mangyayari talaga yung mga bagay-bagay. So, habang dumadaan ng mga taon, hindi natin alam po ano, kung tayo pa ba ay now, okay, masaya tayo. Next time, next day, di natin alam. But still, ang alam ko lang is we need to have faith with God and you accept Jesus Christ as Lord and personal Savior nyo. And then soon, di naman tayo from this earth. We belong in heaven kung nasaan ang ating Panginoong Diyos, okay? At doon tayo lahat sa Kanya, doon tayo. Kung nasaan siya, nandun tayo. In my Father's house are many mansions, sabi nga niya. At yung doon na wala nang iyak, wala nang hirap, wala na talagang ano, sure to it lamang po na tinanggap natin ang Panginoong Diyos bilang Lord and personal Savior natin. At siya lamang, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through Jesus Christ. Okay, siya lamang po. And of course, yan din po ay nasa Matthew 24, yung buong chapter, yung mga talagang mangyayari, dada ng mga lindol. Sa Indonesia po talaga, no, we are praying kasi yung volcano doon na nag-erupt. And then, mga sabi niya, dumaan ng mga lindol, dumaan ng mga war, dumaan ng mga, yung war po, no, nagkakaroon sa Ilocos. So, we need to pray also. And, yung mga NPA, mga ganon. So, I hope na matapos na po, no, na wala ng rebellion, kundi magkaroon ng peace, yung shalom, shalom na from God, okay? And then, magkaroon po tayo ng talagang love na talagang magpatawaran ng bawat isa. And then, magkaroon po tayo ng joy sa ating heart, no matter what. Yung iba talagang bagsak na po yung mga negosyo, wala na pong work, okay? Sad to hear kasi naramdaman ko po talaga yung mga yan, no? Naramdaman ko nung maliit pa ako, naramdaman ko nung yung nagkalindol sa Baguio, yung feelings, naramdaman ko yung nawalan ng trabaho, yung living by faith, naramdaman ko yung nangyayari ngayon, yung mga pandemic, yung talagang ang hirap yung mga tinadaanan natin ngayon.
But just focus our eyes unto Jesus and have faith lang po. No? Hindi niya tayo pabayaan, hindi niya tayo iiwanan. Lagi po nandiyan ang ating Panginoon. Manalig po tayo sa Kanya no matter what. Kasi dadaan po talaga tayo dito. Hindi po tayo sa mundong ito. Meron po tayong destiny talaga. Yung destiny natin, yung kaluluwa natin na talagang sa Panginoon. Okay? So, yun nga na may sad lang talaga no, nakikita natin mga nangyayari. May mga bata, may mga matatanda, may ano, hindi natin alam ilang pa ba yung mawawala sa mundong ito. We don't know, but we know only is Jesus Christ is our Savior. Siya lamang po makakapagligtas, no? So, wag po tayong matakot. Alisin po natin yan. Cast out that fear. Bigay niyo sa Panginoon yan at palitan niyo ng joy, ng love, ng peace. And go on lang po sa work. Habang nabuhay tayo, go on tayo, no? Manampalataya tayo sa Panginoon. If you have work, go on lang. Kahit naka hindi na normal yung ngayon na naka-mask na tayo, na yung sa ano pa nga naka-shield, no. So go on lamang po. Life must be go on. Just have faith with the Lord, no. Then yung iba na walang ng work, talagang sad talaga, no? Wala nang mahal sa buhay. Talagang hindi natin alam, no. We are in God's hand lamang po. We don't know the future, but we know the future with God. Okay, so yun lamang po ang masasabi ko. Go on po tayo. Huwag po tayong gaanong ma-depress. Huwag po tayong gaanong ma-discourage. But we believe, read the Bible, hear the music, hear the yung masasayang music na galing sa Panginoon. At manampalataya tayo dahil merong plano ang ating Panginoon Diyos sa atin. Okay, so manalangin po tayo. Makipag-isa po tayo sa panalangin. Because we believe that the power of prayer is effective and powerful. And prayer is our great weapon. And have faith to God na mangyayari po ang lahat ng bagay. Yung mga prayer request nyo, sa time ng Panginoon, ibibigay po niya yan dahil wala po imposible sa Kanya. So pray po tayo, Lord Jesus, sa oras na ito kami nanalangin. Ang sino po nanghihinay, palakasin mo. Ang sino po naghahanap ng trabaho, ay mga kasumpong. Ang sino po, Panginoon, na natatakot, Panginoon, alisin mo ito, palitan mo ito ng love, ng joy, ng peace sa kanyang puso, O Lord God. Ang mga sad, mga loneliness, comfort mo sila, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, mga dumaan man ang mga sakuna sa bansa o sa mundong ito, hindi mo pinramis, Panginoon, na dito kami, kundi pinramis mo kami na doon kami sa kalangitan. Lord, in the name of Jesus, na marami pa pong makakilala sa iyo, tanggapin ka bilang Lord and personal Savior nila. O Lord, more faith, more read the Bible, more go on sa iyo, O Lord God, na wala pong bibitaw sa iyo, Panginoon, no matter what, O Lord God. And Father, hayaan mo po na go on sila sa iyo at maglingkod sila. At ganoon din po, Panginoon, nabigyan mo ng kapayapaan ng puso at kaisipan ng bawat isa, O Lord God. Be with them, O Lord God, and comfort them. We thank you and we love you and answer their prayer request, O Lord God, yung mga sa puso nila. At bigyan mo ng kapayapaan at ingatan mo, Panginoon, lukuban mo ng banal mong dugo. Ingatan mo mga families namin, cover mo ng yung precious blood, ang mga pananim, ang mga economy na itaas mo, Panginoon. At bigyan mo ng humbleness ang bawat isa na i-acknowledge nila na ikaw ang Diyos na tagapagligtas. Dahil sabi mo sa iyong salita na if my people will humble and seek their face, you will come and answer them, O Lord God. Thank you. Heal our land, O Lord Jesus. We thank you and we love you. In Jesus' name, amen and amen. Yan, kung nakapag-isa po kayo sa panalangin na yan, at i-claim po natin soon, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay tapat, at sasagutin niya yan sa tamang panahon kung ano man yung prayer request niyo. At wala imposible sa Kanya, dahil alam ko po na napakabuti at napakabait ng Panginoon. Magpasalamat tayo no matter what, bad or good, yung mga nangyari sa atin, yung ririnig natin, just keep on praying and have faith and give thanks unto God dahil wala pong imposible sa Kanya at mahal na mahal po niya tayo, ganun niya tayo kamahal and heal niya tayo. Okay, so shalom shalom, yung shalom ng Panginoon ay sumain niyo pong lahat. The peace of God na nagmumula sa Kanya sa inyong puso, sa inyong mga tahanan, sa inyong family, in the name of Jesus Christ our Lord. So God bless. At sino pong gusto mag like, mag download lang po, mag-subscribe, and like lang po. Okay, God bless you all.
Thank you.